paano ka ba manalangin? Maligayang araw ng Sabado sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa mga pagpapalang inilan niya sa atin sa araw na ito. Muli, itaas natin sa Diyos ang taimtim na hangarin ng ating puso, ang ating kabalisahan, pinagdadaanan o anumang nagpapabigat sa ating kalooban. At manalig tayong nalalaman ng Diyos ang lahat ng ito bago pa man natin sambitin sa panalangin. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Marinig natin ang talinhaga tungkol sa dalawang taong umakyat sa templo para manalangin. Ang isa, Pariseo, at ang isa namay publikano, sa ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito tungkol sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba. Dalawang tao ang umakyat sa templo para manalangin. Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalangin mag-isa ang Pariseo, sinabi niya, "O Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao. Mga magnanakaw, mandalaya, nakikiapin, o gaya ng kolektor ng buwis na yan. Dalawang beses akong nag-aayuno isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong ari-arian." Nasa likuran naman ang kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa langit, dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing, "O Diyos, kawan mo ako na isang makasalanan." "Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa." Ang pagnilay natin sa araw na ito ay sinulat ni Ms. Belen Liboon. Sa tuwing haharap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal o pagsisimba, hindi natin kailangang magkunwari. Hindi natin kailangang ikumpara ang ating mga sarili sa iba. Dahil nakikilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niya ang nilalaman ng ating mga puso. Bago pa man tayo magsalita, minsan nga, mas epektibo pa ang konting salita kaysa sa maraming sinasabi na kalaunan ay nauuwi na sa pagiging self-righteous, gaya ng Pariseo sa ating mabuting balita. Isang taong matuwid ang tingin sa sarili, pero hinahamak naman ang iba. Mayroong manipis na linya sa pagitan ng pagiging matuwid at pagiging self-righteous. Madalas, nakakatawid na tayo sa linyang ito nang hindi natin namamalayan. Sa araw-araw nating pamumuhay, may pagkakataong nakikipagtalo tayo sa ating kapwa, sa kapamilya, sa katrabaho, o sa kaeskwela. Sa ganitong mga pagkakataon, di ba gusto nating manalo? Gusto nating tanggapin ng kabilang panig ang punto natin, ang ating opinyon, ang ating pinapaniwalaan, ang ating pinaglalaban. Wala namang masama dito. Pero ang hindi maganda kung ang usapan ay nauuwi na sa isang monolog, isang lecture, kung saan iisang tao na lang ang nagsasalita at hindi na pinapakinggan ang panig ng iba. Manalangin tayo. Panginoon, buksan po ninyo ang sarado naming puso at isipan. Humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataong naging bulag at bingi kami sa katwiran. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang
walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi pinagkait para sa ating kaligtasan.